ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo, itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y patulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol. Buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ng may kapal sa kaniyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kaniyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kaniyang lupang hinirang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay mag-aari na. Sana manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
huwag kayong magdala ng hukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin ang sa kapayapaan ang nakatira doon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alimang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Simula pa nung Lunes ay narinig natin ang kwento ni Job. Alam natin kung papaano nagbuno siya sa buhay dahil hinamon ng demonyo ang Diyos at sabi niya, yung alagad mo na si Job, kaya lang naman yan malapit sa iyo, nagpupuri sa iyo dahil masarap ang kanyang buhay. Subukan mong pagdaanin siya sa paghihirap kung hindi itatakwil ka niyan. Napakagandang palaisipan nito mga kapatid, maging sa atin. Hanggang saan ba talaga ang ating pananalig sa Diyos? Kapag ba dumadaan na tayo sa matinding pagsubok? Kapag ba hindi nasasagot ang ating dasal? Kapag ba nangyayari yung mga hindi natin gusto at inaasahan, nanlalamig na ba ang ating pananampalataya sa Kanya? Tumatalikod na ba tayo sa Kanya? Itinuturing ba nating walang kwenta pala yung ginawa natin kasi hindi nasuklian ng Diyos yung pagsusumikap nating magpakabuti at mamanata sa Kanya? Pinahintulutan ng Diyos na mangyari kay Job ang mga hindi kanais-nais sapagkat nagtitiwala ang Diyos na ang kanyang alagad, anak na si Job, kahit sa pagdurusa ay kakapit pa rin sa kanya. Kaya nga napasabi ni Job, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ng Panginoon. Nawala lahat-lahat sa kanya, nawala ari-arian niya, nasira lahat ng mga pinaghirapan niya, namatay ang mga anak niya, at nagkaroon pa siya ng napakaluba at masakit na karamdaman. Ngunit hindi naman din ganun kadali para kay Job sabihin yun.
Natural lang po yun, mga kapatid, na dumarating ang panahon para bagang nagtatampo tayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Hindi ho tayo nagkakasala kung minsan pakiramdam natin naghihinampo sa Diyos. Bakit naman po ganun? Kaya di ba ho, may commercial at nagkalat yung commercial na yan dito sa Quiapo. Huwag mahiyang magtanong. Pag ho tayong mahiyang magtanong sa Nazareno, bakit po ganun? Nakakatukso naman po talagang magtanong. Bakit naman po ganun? Wala naman po akong inaargabyado. Bakit hindi ho kami maubus-ubusan ng problema? Bakit hindi ho gumaling-galing yung mahal ko sa buhay? Bakit ang igsi ng buhay namin? At alam nyo, ano mas masaklap pa? Mapapatanong ka talaga kapag nakita mo yung kabilang banda. Bakit ho namang kaming walang inaargabyado? Bugbog na bugbog sa problema. Yung mga magnanakaw, yung mga nangaargabyado, yung mga sinungaling, nagpapakasasa pa sa buhay. Bakit ho ganun? Bakit ho yung nagnakaw lang ng isang lata, nabugbog pa, kulong pa? Yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, parang mga artista pa ngayon, sikat na sikat pa. Yung mga nangungulimbat, tatakbo pa. Aminin ho natin, napapatanong tayo at para tuloy sabihin natin, huwag na lang kaya magpakabait, huwag na lang kaya magsabi ng totoo, huwag na lang kaya magsimba. Siguro may kilala kayo, simba ng simba, ngayon nakaratay na sa bading ng karamdaman. Yung iba hindi naman nagsisimba, 90 anyos na, mag-iisang daan pa, ang ahaba pa ng buhay. Wala pang kulubot kasi ang daming perang pangbatak, pangkulay ng buhok. Aminin natin, nagbubuno yun sa puso natin. At yun ang lalong humahamon sa atin. Pero mga kapatid, sana ito yung makita natin. Si Job na ganun din ang kanyang pagtutunggali sa loob niya. Anong sabi ni Job? Bagamat maraming ganitong nangyayari sa buhay ko, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Hindi natutulog ang Diyos na sa aking magtatanggol pagdating ng wakas. Mga kapatid, pag dumarating ang panahon, natutokso tayo, bumitaw na, sumayaw na lang sa mundo, sige na, sama na lang tayo sa kanila. Makiayo na lang tayo. Magbulag-bulaga na lang tayo. Tandaan niyo yung sinabi ni Job, hindi natutulog ang Diyos. Magtatanggol siya pagdating ng wakas. Kaya, pag dumarating ang ganong panahon, sabihin natin sa sarili natin, hindi pa tapos ang lahat. Yun ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Poong Nazareno, hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang kagad sasang-ayon. Hindi pa sila tapos. Hindi ka pa rin tapos. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lahat nagtatapos dito sa lupa. Kaya nga nung sinugo ni Jesus, Nazareno ang kanyang mga alagad, ano sabi niya? Umayo kayo. Merong hindi tatanggap sa inyo. Ipagpag nyo lang. Hindi lahat maniniwala sa inyo. Haharap kayo sa mga parang mababangis na hayop. Pero huwag panghinaan ng loob sapagkat kasama ninyo ako at ako
ang inyong tagapagligtas. Darating ang paghahari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag nakikita natin ang Poong Nazareno, opo, pasan-pasan niya ang krus, mukha siyang naghihirap. Pero pansinin niyo, kaya nga mukhang maluwalhati din ang kanyang kasuotan, nagniningning din ang kanyang itsura, sapagkat sinasabi niya sa atin, hindi sa krus natatapos ang lahat, hindi sa paghihirap tayo magwawakas. Kung kasama natin siya, kung hindi natin siya bibitawan, kung papaano siya ngayon niluluwalhati ng Ama, luluwalhatiin din ang mga tapat na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Nakakapanghina po ng loob. Aminin natin yan. Mahirap makipagbuno sa kapalaran. Ngunit ang ating panghawakan, ang karunungan, ang kapangyarihan, at ang tagumpay ng Diyos. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang tunay nating lupang hinirang ay ang kaharian ng Diyos. Ang tunay na katarungan, ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaginawahan ay nasa kaharian ng Diyos. Naglalakbay lang tayo dito sa lupa. Hindi pa tapos ang lahat. At hindi lahat makakalimutan ng Poong Nazareno. Kaya't sana ang maalala ng Poong Nazareno, katulad ni Job, minsan nadadapa tayo, minsan napapatanong tayo, minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Pero sana ang mas maalala ng Poong Nazareno, hindi tayo bumitaw sa Kanya. Patuloy tayong nanalig at umasa sa Kanya. Sapagkat hindi siya natutulog, sapagkat siyang tagapagtanggol natin ay darating sa takdang panahon. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng Ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating tugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon.
tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan at pagdasal natin lalo na ngayon yung mga nanghihina ang loob at pananampalataya. Pagdasal natin lalo ngayon yung mga dumaraan sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Ama namin sa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo ang ating Panginoon. Muli siyang nabuhay upang ipaalala sa atin ang kanyang tagumpay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister.
Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tauhan, Panginoon. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumukuha po ng medalyon at imahe. Salamat po. Ito po'y gagamitin para sa pagsasayos, lalo na po ng kuryente ng ating simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Kanina, ginanap natin ng ating iThursday, ang lingguhang feeding program ng simbahan ng Quiapo. At agad-agad din po tayo nagpadala ng tulong sa Batanes at sa Ilocos Norte na alam natin ay nasalanta ng matinding bagyo. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag ka agad susuko, hindi pa tapos ang lahat. Muling nabuhay si Jesus Nazareno upang ipaalala sa atin, magtatagumpay ang Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo at patuloy na umasa sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin para ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sa gisang ng aming kasalanan. Yeso Jesus Nazareno, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Alpanan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,